Nay, dito na po si tatay. Rigon, pwede ka ba makausa? Marites, pagod ako. Kung tungkol kay Tanggol yan, wala na tayong dapat pag-usapan para. Yung nagtakang pumatay sa kanya, nalaman niyo ba kung sino? Nag-imbestiga ba kayo? Iniimbestigaan pa namin. May kasamaan kami namatay ng dahil sa anak mo. Si Tanggol, untig na rin mamatay. Siya pa rin na sinisisi mo. Parang kasalanan niya kasi na merong gustong pumatay sa kanya. Oh, talaga kasalanan niya. Sa tingin niyo ba dito lang may atraso si Tanggol? Sigurado ako pati sa labas ng bayan na ito, marami atraso si Tanggol. David, tumahimik ka na, hindi ka nakakatulong. Tama si David. Hindi na ako nagulat na may nagtangka sa buhay ni Tanggol. Bakit? Nakakalimutan niya na ba? Siya naman ang dahilan kung bakit sinugod tayo ng mga armadong lalaki dito sa bahay. Kaya nga! Sa tingin niyo, ligtas na tayo ngayon sa mga lalaki na yon? Di ba hindi? Sana natuluyan na si Tanggol eh. Ano ba talaga gusto mo? Pamatay ang kuya mo? Gusto lang tahimik na buhay na eh! Papangalan niyo ako! Huwag mo sasaktan si David! Sige! Ikaw, Rigor! Sabihin mo nga sa akin! Gusto kong marinig mula sa bibig mo! Gusto mo ba talagang natuluyan na lang si Tanggol? Kaya mo ba siya nakuha ang barilan? Kaya ka pa tumistigo laban sa kanya? Ngayon nakakulong siya! Delikado ang buhay niya! Siya ang nagdala ng gulo sa buhay niya! At sa pamilya natin! Wala akong amor sa anak mong yan. Kaya mo ba siya nakuha ang barilan? Diretsuhin mo ako, Rigor! Diretsuhin mo ako! Magpasalamat kayo sa kulungan lang ang bagsak ni Tanggol. Magpasalamat ka, Marites! Nababait ba ako? Dahil kung hindi, may anak ka ng pinaglalamayan natin ngayon. Subukan mo! Sumusaktan! Sige! Tuloy mo! Tandaan mo to. Minsan, hindi kita pinagbuhatan ng kamay. Kahit ano pang nangyari. Hindi ko responsibilidad ang anak mo. Hindi noon, lalong-lalo na hindi ngayon, na nakakulong na siya. Kung mapahamag siya sa bilangguan, siya at siya lang ang dapat masisihin. Kita mo na tayo kung paano sila makapag-usap. Palibas ang mga baloktoy pag-iisip eh. Hindi nila maintindihan na tama ang ginawa ko. Na pinatupad ko lang yung batas. Ang hihino umintindi. Wala ang Tanggol, Tanggol! Wala sa katiwira, ang Tanggol pa din! Lalo na yung lola niya. Pagdating kay Tanggol, hindi na marunong makinig sa rason. Baka napag-isip-isip na yung si Lola Tinding na mali siya. Kaya di niya kayo naharap. Eh, napaya siya. Dahil ang tingin nila sa atin kasi, tayo may kakagawa ng pagkakulong ni Tanggol. I-criminal siya eh. Siya dapat sisihin. E di siya. Huwag ka mag-alala, David.
pagdating ng panahon na maging maayos ang mga buhay natin dahil wala na si Tanggol, mag-iiba ang iib ng hangin. Tayo mga nasa tamang katwiran ng panalo. Marites, pasensya ka na. Hindi ko napigilan ang sarili ko eh. Nasagot ko yung damo mong asawa. Ako din eh. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Gusto ko lang naman talaga tanungin siya tungkol doon sa pagtangkang nangyari kay Tanggol. Sa kabila ng mga nangyari at ginawa ni Rigor, sigurado ka? Noy, nagagalit ako kay Rigor. Mahirap sa akin bilang isang ina na matanggap ang lahat ng ginawa niya kay Tanggol. Pero hindi ko matakasan yung nangyari noon. Hindi ko matakasan kay Rigor. Marites, pero paano natin babalewalein lahat ng ginawa ni Rigor kay Tanggol? Kalauna niya, si Santino naman ang pagbuntunan niya. Hindi ko alam kung paano mong natitiis na pagsabahan niya asawa mo. Noy, alam mo kung bakit. Pero kahit kailan hindi gagawin ni Rigor kay Santino ang ginawa niya kay Tanggol. Lumaki ko walang ama. Sinisiguro ko lang na huwag mawala ng tatay ang mga anak ko. Yun ang gusto kong mangyari. May ama nga, pero anong klase naman? Tingnan mo nga trato niya sa mga anak mo. Ito si Santino. Hindi man lamang pansinin. Kung pansinin man eh, para sa Hermonan. Ni David, ayun, lahat binibigay ng luho. Kaya lumalaking mayabang. Si Tanggol, dinamumuhian. Kaya yun, napariwara.